Welcome back, mga kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At pag-uusapan nga po natin itong si Richard Polkerson Jr., mga kaldab. Marami pong nagkokomento doon po sa ipinakita nating itsura ngayon ni Congressman Spotted na walang-wala nga po talaga kay Richard Polkerson Jr. May mga pagkakataon, mga kaldab, na talaga naman pong mapapaisip kayo, kumbaga na 101% po talaga na malabong-malabo nga po talagang ipagpalit yan ni Mengay. Real talk to, mga kaldab. Medyo pasensya na po, pasintabi na lang po sa mga nasasaktan sa sinabi ko, sa mga taong o sa mga army na kumbaga, mga kaldab, pusong mamon. Yan po yung katotohanan, di po ba, na kailangan yung tanggapin na malabo nga po at hindi nga po totoo yung mga kumakalat po kay Lamenga at kay Congressman Spotted. Dahil wala naman po talaga eh. Ngayong tapos na nga po ang Zarzuela, pagpapatunay lang po yan na wala na nga pong update pang maibibigay ang mga Armin at ang mga main fanatics. Maaaring magbigay po sila ng update galing na lang po sa kanila o mga ini-edit lang po nila, mga pinopost nila, yun na lang po. Pero yung pagdating po kay Lamengay at kay Congressman Spotted, wala na po, tigil na po. Yan po yung sinabi ni Congressman Spotted. Kaya kung may makikita po kayong video o mga post, 101% inedit lang yon. Kasi kung titignan nyo lahat po ng mga komento ngayon sa Twitter, sa Instagram, sa Facebook, 101% nagsalita na rin po si Ibiang na kung ano nga po daw yung sinabi ni Congressman Spotted, respetuhin na lang po raw ng mga taong madalas makasama ni Congressman Spotted. Doon pa lang po, panalo na tayo eh. Di po ba? Na marami pong sumasang-ayon sa sinabi po ngayon ni Congressman Spotted. Well, patunay po yan, mga kaaldab. Ulitin ko lang po. Doon po sa sinabi ni Ibiang na respetuhin na lang po kung ano po yung desisyon ni Congressman Spotted o ang pinupunto niya po kasi rito, nakukulitan na nga po si Congressman Spotted sa mga taong madalas talaga maghanap sa kanila ni Mengay. Hindi mo maiaalis to, mga kaaldab, kasi simula't simula pa lang po nagbibigay na kayo ng mga update. Lalong-lalo na nga po nung kinilig po yung mga fans ng Armin na kung saan ipinose nga po ni MJ Lastimosa. Doon pa lang po marami nang nag-react eh. Marami na nagkomento na sana tuloy-tuloy na nga po raw yung pagpo-post nila ng mga ganong video. Pero wala eh. Di po ba? Hindi mo po pwedeng sabihin po sa politika na yun. Di po ba? Kasi magkasama kayo eh. Di po ba? Ang sinasabi ni Congressman Spotted o ang tinutumbok niya kapag nasa politics siya, halimbawa, tama po siya kung nasa batasan po siya, nasa barangay, di po ba, na kung saan may inaayos siya, depende po sa, ibig kong sabihin, kumbaga parang may pagtitipo na nagaganap para nga po mas mapadali yung gusto niyang gawin para malaman din ang mga taga-barangay niya, di po ba? Yun ang pinupunto niya na wala na raw pong ibang tanungan, wag na nga po raw siyang biglang. Kasi karamihan mo naman po talaga, yung ambush interview, hindi naman mawawala yan eh. Real talk, panahon pa po ng mga dinuno siguro natin, meron na po talagang ambush interview. Kaya hindi na po pwedeng, kahit sabihin po nila magkaroon ng policy, kasi pwede mo namang hindi tanungin yan, hindi isagutin yan eh, mga ambush interview. Pero sabi ko nga po sa inyo, mga kaldab, wala po tayo sa posisyon para mamilit ng tao, para sabihin kung sino nga po ba talaga ang totoong karelasyon nila Mengay at Isoy sa mga taong bulag at bingi sa katotohanan. Ako, mga kaldab, isang-isa, kumbaga, number one, kampanting-kampante ako. Pangalawa, alam na alam natin yung mga kaganapan sa dalawa dahil sila po mismo yung nagbibigay ng update. Di po ba? Yung kita nyo naman ang in-update natin, si Mengay yung namamlansya sa susuotin po ni Richard Polkerson Jr. Malabong si mamatay yun kasi
marami nagre-react si Mama Ten nga po raw yung may gawa. Well, kanya-kanya tayong opinion, di po ba? Pero masaya po yung Aldab Nation sa nagiging takbo ngayon ng sitwasyon. Masaya ang Aldab Nation dahil kahit paunti-unti mga Kaldab, eh nakakaramdam po tayo ng masasabi nating masaya. Na, well ako mga Kaldab, para lang po sa kaalaman ng lahat. Lalo na nga po ngayong sinisipagan kong pagkuha ng update lalo na sa Arwin. Ang gusto ko kasi, pasensya na po kung bakit ko po yan binabanggit lagi. Para basagin po talaga sila kasi ito lang ang kaya kong gawin kaysa sa pagsalitaan ko po sila ng masasakit. Hanapan ng butas. Hanapan ng pagkakamali. At yun nga po yung nakukuha natin. Marami ang kumakampi ngayon kay Congressman Spotted na tama naman po yung ginagawa niya na kailangan niya munang paisang tabi ang kanyang karir, di po ba? At pumokus po muna sa politika. Medyo mahirap nga po raw talaga ang maging congressman o kinatawan ng unang distrito pa ng Quezon City. Yan po yung lagi kong pinupunto. At yan din naman po yung mga napakagandang sagot ng mga Armin. Pero ang hindi po nila alam, mga Kaldab, maraming nagkukomento. Maraming nagsasabi na tapos na yung sarsuela dahil si Congressman Spotted na nga po nagsabi na huwag nang pakialaman ang kanilang private life. Magugulat na lang po kayo mga Kaldab na bigla na lang po magsasalita yung dalawa na tapos na, hiwalay na kami, wala na po kaming inimenggay, napagtanto namin na hindi kami bagay sa isa't isa. Di po ba? May point na lala, kumbaga malapit na yan kasi andun na tayo. Andun na sa wala ng update, andun na sa kumbaga nagkakalaboan. Di po ba, real talk, sa tagal ko po sa pagdating dito sa pagbibigay ng update, marami po ako na-encounter na ganyan showbiz, pero hindi naman po Aldab. Kumbaga, nakikita ko lang po sa kanila, nababasa ko sa mga nagbibigay ng mga update, sa mga website, na may mga ganun pong punto. Pero sabi ko nga po sa inyo, iba naman po yung Aldab. Kaya antayin nyo na lang kasi 101% yan po yung mga sinasabi ng mga iba na kumbaga sinasang-ayunan ko lang. Matama naman po, di po ba? Yung pagdating ng private mukhang malabo na yan. Hindi niya lang po madirekta dahil masyado pang maaga, masyado pang kumbaga mainit pa yung pagtanggap sa kanya ng mga Armin. Pero sa punto na yan mga Kaldab, 101%. Hindi na nga po siya pinapansin na sinasabing best friend niya na si Rhea Ataide at si Ibiang. Wala na nga pong post ngayon sa mga update na ibinibigay ni Menggay. Hindi po katulad ng dati. Napaka maya maya interview kay Christy Permin, interview kay Ogie Diaz, sa mga reporter na bakla na kaibigan nila. Pero ngayon wala, di po ba? Real talk to. Well, correct me if I'm wrong. Kung meron man po,